mga naglalakihang gusali, maraming sasakyan, paglabas ng iba't ibang bagay na nakapagpapadali ng mga gawain ng bawat tao. Isa pa lamang ang Pilipinas sa mga papaunlad na bansa sa buong mundo. Kaya't di katakatakang gumagawa ng paraan ng bansa upang tayo ay tunay na umunlad. Ngunit sa pag-unlad na ito, kasama rin ba sila? Sa biyaheng Antipolo, narating namin ng isang lugar na tinatawag ng karamihan na Zigzag, hangganan ng lungsod ng Antipolo at bayan ng Teresa Rizal. Zigzag ang turing dito dahil sa malabitukang manok na daanan, madaming paliko-liko. Dahil unang beses pa lamang makapunta ng aming grupo, nahilo ang iilan. Habang papalapit kami sa lugar, mapapansing may mga bahay na nasa ibabang parte ng daanan. Kung ating titignan ng mabuti, kung hindi simento, kahoy ang kinatitirikan ng mga bahay. Ang Antipolo ay isa sa may mabilis na pag-usbong. Mula sa rural na parte ng Rizal, naging urban na ito. Sa mga estruktura hanggang sa pamumuhay ng mga tao, makabagong makabago. Ngunit may bahagi na imbis umusbong ay tila papalubog. Dito namin nakilala ang pamilya Melia. Naabutan namin si Ate Fatima na kagagaling lang sa health center na ipinakonsulta ang 3 taong gulang niyang anak na may sakit. Ninais naming makapanayam siya sa kanilang bahay, ngunit tumanggi siya. Naglalasing daw kasi ang asawa niya, kaya sa bahay kami ng kapitbahay niya, dumiretso. Fatima, Melia. 27 years old na ako, tapos yung anak ko, 3, si Kelay, si Trisha, tsaka itong si Chloe. Tapos, dito sa lugar na to, mga 10 years na akong, 7 years na akong naungupan, tapos ngayon medyo nakakuha ng konting, sa total 10 years na ako dito naniniran sa lugar na to. Tapos ang nabuhay ko marami kasi minsan nag-personal collection ako. Wala, housewife lang ako, pero kahit housewife na tumutulong ako kasi hindi naman kaya ng asawa kong mag-isa, maghanap buhay mag-isa. Syempre ako tumutulong personal collection, kung anong racket, nagbibenta ng damit para syempre pantulong sa asawa ko. Hindi naman po ba mahirap ang mineral dito sa medyo taas ng mundo? Hindi naman. Kasi mailigtas dito sa mga pag-uulan, hindi naman mabaha, kaso hangin lang. So, yung mga hanap buhay ng mga naninirahan po dito? Meron na mga nabuhay kasi may mga construction, meron din sa tricycle driver. Katulad asawa ko, tricycle driver. Kapag nasa taas daw po, medyo nasa taas po daw po ng bundok, sila daw po yung mga unang nakakadama po yung ng klima. So, madalas po ba mainit o malamig po dito? Ano po ba? Ay, di pare-pareho kasi katulad ngayon mainit, tapos mamayang gabi malamig naman. Pag maulan naman po, di naman po ba kayo nangangamba na baka lupa, hindi naman pangamba yung mga landslide, ang pangamba yung hangin, malakas yung hangin dito. Antipolo po, alam na po naman natin na
malago po sa mga estruktura, ganyan. Maunlad na po ang Antipolo kahit po, kahit aling bansa po dito. Nararamdaman niyo po ba yung pag-unlad dito po sa lugar niyo? Dito? Hindi ko masabi. Ano naman po ang masasabi niyo para umunlad naman po itong lugar niyo? Tsaka po, ano po masasabi niyo sa na sumasakop po sa lugar po niyo dito? Katulad ng Mayor, Mayor. Dito naman pag kumisakit yung mga bata, health center na kapag-check up ako. May libre naman gamot. Pag kumisakit yung mga anak ko, hindi naman ako nagdadalawang isip na magpa-check up. At sa may health center naman, huwag sa libre-libre. Kaya walang problema. Huwag lang talaga yung mga malalala sa hospital. Ayan po ate, salamat po sa pagpa-participation niyo po sa amin sa documentary po namin. Maraming salamat po na pinapasok niyo po kami dito sa bahay nyo. Ayan lang, maraming salamat. Matapos ang panayam, ninais pa rin namin na masulyapan ang munti niyang tahanan. Ngunit binati kami ng asawa niyang lasing na. Sa una'y nag-aalangan kaming tumuloy. Ngunit dahil sa paanyaya ni Ate Fatima, ay pumasok na kami. Sa maliit na bahay na ito, nagkakasya sila. Ito na ang nagsisilbing sala, kusina at tulugan. Sa kabilang banda, ang asawa naman niya ay kinakausap ang ilan sa aming grupo. Pinakilala niya ang sarili niya bilang isang lasenggong asawa, mukhang matanda lamang pero bata pa daw siya. Nakakaaliw mang kausap, hindi nawala ang pag-aalala namin kay Ate Fatima. Na imbis alagaan ng may sakit niyang anak, ang asawa niya pa ata ang kailangang alagaan. Bilang pagtanaw ng utang na loob, nagbigay kami ng mumunting tulong sa pamilya nila Ate Fatima. Bakas man ang tuwang nararamdaman nila, hindi pa rin sapat ito upang maibsan ang pasanin nila. Ang mga tao ang tunay na kayamanan ng isang bansa. Ayon sa pinakaunang Human Development Report noong 1990, isang ekonomiya na ginaganapan ng sambahayan, kung kaya't masasabi natin na ang pag-unlad ng tao ay siya ring pag-unlad ng bansa. Ang pamilya nila Fatima ay ilan lamang sa mga bumubuo ng bansa. Kung hindi pagtutuunan ng pansin, sa paglipas ng panahon ay walang magbabago. Marahil ay unti-unting sumusulong ang Pilipinas. Ngunit, hindi natin makakamit ang tunay na pag-unlad kung titingin lamang tayo sa mataas na parte ng lipunan. Ang mga tao ay bansa. Kung maunlad ang tao, tiyak na maunlad ang bansa.